Ayan, so welcome back to the channel mga ka-humble. So thank you so much sa mga suporta, no? At sa mga kind words dun sa Facebook post and also sa YouTube video natin, sa last YouTube video natin. No, so gusto ko lang sabihin bago natin simulan yung tutorial is lahat is kaya itong gawin, no? Sobrang simple lang niya, sobrang dali lang. Kailangan lang is mayroon kang maintindihan na punto para hindi ka masyadong malito. Pero overall, sobrang dali niya. I think na majority sa atin is kaya itong gawin, no? Sobrang dali lang niya. And also, gusto ko lang sabihin dun sa mga nagsasabi or nag-comment dun sa YouTube video and also sa Facebook na nagsasabi na, madali lang naman yan eh. Kayang-kaya naman gawin yan eh. Ganto lang yan. Ganto lang ginawa dyan. Ganto lang ginawa dyan. No? So, unang-una is hindi po ako nakikipag pagalingan po sa inyo. So, kayo na po ang magaling. Ako po ay wala naman po ngayon ay pagmamalaki sa ganitong larangan. No? Sinishare ko lang po yung konting kaalaman ko. And ang tanong kasi dun is kung mas magaling kayo or kung mas may alam kayo, bakit hindi nyo shinare? Bakit hindi nyo tinuro sa iba? It's either gusto nyo siyang pagkakitaan, which is fine, dahil naman tayo gusto nyo kumita, or gusto nyo lang sarilinin. No? Either ways, ang purpose ko lang naman dito is makapag-share. No? Basta kayo na yung magaling, huwag nyo na ako ibilang sa mga magagaling, kayo na lang yung magaling. Huwag na po ako. No? So, ayun. So, ang pinakauna natin gagawin dito is mag-generate tayo ng voucher. So, yung voucher is yung isa-send natin or yung masasend kay customer automatically without you knowing. No? So, automatic siya. Lahat automatic yung magiging transaction. Ang gagawin lang ng customer is magbabayad and makakatanggap na siya ng voucher. No? So, for this example, is gagawa tayo ng voucher for 10 pesos. So, hindi ko kasi ma-remote ngayon. Wala kasi ako dun sa Bendo ko. Hindi ko ma-remote yung Bendo kasi naglolo ko yung NG-ROC. No? Hindi ko alam, after ng over-the-air update, OTA sa 13.5 is naglolo ko na talaga yung NG-ROC. No? So, gumawa na lang tayo ng example na voucher. Ayan. So, pwede nyo kasing lagyan yun ng sub-prefix niya. Pwede nyo lagyan ng GCash 10. And then, after ng GCash 10, may mag-generate na series of numbers and letters para mas mabilis nyo rin ma-differentiate kung yung voucher ba na ginawa nyo is for ano GCash 10 or GCash 50. Pwede kasi tayong gumawa rito ng multiple voucher rates. Pwedeng pang 10 pesos, 50 pesos, 30 pesos, 100. Depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo. No? So, yun nga. Lahat naman siguro tayo marunong gumawa ng voucher. So, hindi na natin siya ituturo since hindi natin nga ma-remote dito yung ating... Kanina ko pa siya kinatry ma-remote pero hindi ko siya ma-remote. No? Yung may problema nga after ng over the air update. So once na may voucher na tayo, ang ginagawa ko kasi is nilalagay ko sa Google Sheet. Yan. Ganito kasi yan eh, pag kinopy mo sa ano sa voucher mismo sa LPB system, ganyan yung itsura niya. Hindi mo basta makakopy lang yung voucher code. So ang ginagawa ko is pinipaste ko siya sa Google Sheet and once na nasa column na siyang ganyan, that's the time na pwede ko na siyang makopy yung voucher code lang. And then ang ginagawa ko rito is sinesend ko siya sa Messenger ng asawa ko. So, mamaya makikita nyo bakit ko siya sinesend doon sa Messenger ng asawa ko. Yan. And then, ang tanong kasi rito is kapag walang internet si customer, hindi niya ma-access yung GCash. No? So, paano nga yun? Kung wala nga siyang internet, paano man siya makakabili ng ano natin, voucher natin? So, meron kasi tinatawag sa LPB, hindi ko lang mapakita rito dahil tingnan natin ma-remote, yung Walled Garden. So, makikita siya sa Tools. Tools, yan. Tools and then Walled Garden. And then, yung ilalagay nating i-allow nating site or i-whitelist natin na site, ang isa dyan ay yung www.gcash.com. Yan. And then, tingnan nyo na lang sa description yung iba pang domain name na idaan dyan na pwede nyong ilagay para ma-access ni customer yung GCash application without piso Wi-Fi subscription. No? Kaso, ang problema rito, after ng over-the-air update sa 15.3 and also sa 15.4, hindi na gumagana yung Walled Garden. So, parang may bug. Pero kung naka 15.2 kayo or naka 15.3 na hindi pa kayo nakapag-over-the-air, pwede nyong itry kung gagana pa rin ito sa inyo, itong mga domain name na to. Na para ma-access ng customer yung GCash application kahit wala siyang piso Wi-Fi subscription or kung wala siyang time or oras. No? Kasi nga, wala siyang internet. And then, second option dito is kung wala siyang kung hindi gumagana, halimbawa hindi gumagana yung Walled Garden ni LPB or yung mga domain name na to, kapag si customer ay may Globe na SIM card, Globe or TM,
the MSIM card, ang gagawin lang ng customer is kailangan niya lang i-open yung mobile data niya. Kahit wala siyang mobile data subscription kay Globe or TM, pwede niya ma-access yung GCash. Napapakita natin dito na free lang naman siya. So off ko muna yung ano ko, Wi-Fi ko, and then open ko yung ano ko, mobile data ko. So wala akong mobile data subscription pero pwede kong ma-access yung GCash. Yeah, so nakakapag-login ako. Okay, so yun, pwede niyo i-inform yung customer niyo or yung mga tomer niyo na kung gusto mo bumili ng voucher through GCash at naka Globe or Talk TM ka, pwede mo naman ma-access yung GCash application. Basta open mo lang mobile data mo kahit wala kang load or mobile data subscription. No? Eh paano naman kapag token text or smart? So yun nga yung fix dito dapat eh, yung walled garden ni LPB. Pero since hindi gumagana currently yung walled garden ni LPB, wala pa tayong other way doon. No? So yun lang, ang other way is ma-access siya through mobile data kahit walang load, basta naka-Globe or TM siya. Pero sa ibang system, one click piece Wi-Fi, ado piece Wi-Fi, kung meron siyang same features like walled garden sa system nyo, pwede nyo i-try yung mga domain name. No? So ilalagay ko na lang siya sa description box below. Okay, so next step ay kailangan ay meron tayong Android cellphone. Ayan, so lahat naman tayo siguro may kakilala or meron tayong kasama sa bahay na naka-Android. Majority naman yata is naka-Android. Pero na lang doon sa mga medyo may kaya na iOS or iPhone user. So dun sa Android cellphone nyo, punta lang kayo sa Play Store and then download or search nyo lang yung Macro Droid. No? And then once na na-open nyo na siya, na-download nyo na siya, open nyo lang. Ayan, so dito kasi is meron tayong example, i-delete lang natin siya para makita nyo from scratch. Okay, so kapag na-allow nyo na yung mga permission, ganito yung itsura nya, may mga tiles dyan. Ang next step natin dyan is i-download natin yung file or yung backup ko. Nandun siya sa description box below. No, nandun yung link, download nyo siya. And once na na-download nyo na siya, punta kayo dito sa import or export import. And then click natin tong import storage. And then ito yung backup file. So GCash 100 pesos that macro. So select natin siya. And then from there, ano na natin? Pwede na natin tong i-rename. Example, Kahambol. Since 10 pesos tayo, Kahambol 10. So yan na lang gagawin natin. Kahambol 10. Ibig sabihin yan, yan yung macro name natin. And then next is, since 10 pesos yung ano natin, yung ginawa nating voucher, ito yung example natin. Itong red na to, SMS from any number, configure natin, any number, okay? And then yung 100, papalitan natin siya ng 10. Kung halimbawa, gumagawa naman kayo ng voucher for 30 pesos, di 30 yan. And then kung 50, di 50 yan. And then kung 100, 100 yan. Since 10 yung ginagawa natin, is 10 pesos yung ilalagay natin dyan. So make sure na 10 pesos 0.00. Then press OK. Okay, and then next ay pupunta tayo sa local variable. And then makikita nyo yung voucher. Ito, hindi yung voucher to send ha. Itong voucher, click nyo yan. So meron na siyang laman. Ang gagawin natin is i-delete lang natin siya lahat. No? And then punta tayo dun sa messenger. Yung kaninang sinend ko sa asawa ko, yung example natin. So ito rin siya. Ito. Copy natin. And then doon natin siya i-paste. Voucher, then paste natin siya dyan. So make sure na ganyan yung pagkakalinya ng mga voucher. Okay? Then okay. Then next step is bibilangin natin. Balik tayo dito sa voucher. Bibilangin natin kung ilang characters yan. Kung ilang characters ng numbers and letters yan. So 1 from G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So make sure kung 15 yung umpisa mo, na voucher mo, dapat 15 characters din yung ibang ano mo, voucher mo. So kung halimbawa ay 14 to, 14, bawasan natin dito, tipo 14 lang siya, dapat lahat sila is 14. Hindi pwedeng 15 yung isa, 14 yung isa, 13 yung isa. So dapat magkakapareha siya. Kung 15 siya, 15 characters, dapat ano siya lahat. 15 numbers and letters siya. Okay? And once na-confirm natin na kung ilang ano siya, character siya, punta tayo dito sa text manipulation. Then configure, extract text. Okay.
And then, dito sa forward slash W, papalitan natin siya ng 15. Kung halimbawa, yung voucher na generate mo ay 10 lang siya lahat. So, dapat 10 to. Since yung generate nating voucher for our example is 15, so dapat ay 15 siya. Okay? So, okay natin siya. And then, ayun na, tapos na tayo. Ganun lang siya kadali. Ganun lang siya kasimple. Paano naman kapag halimbawa ay ang voucher natin is for, patay tayo dito. Kasi nakaharang yung ano, yung ito. So save, okay, save muna natin siya, no? Save natin. And then wait lang natin yung ad. May ad kasi siya. Kaya pala nag-stop siya kanina. So close lang natin yung ad. Kasi siya pwedeng pindutin dito sa may dulo kasi mag-i-stop yung screen recording. So swipe ko na lang siya. So open ko na lang ulit. And then punta ka rito sa macros para makita mo yung mga yung sinave natin kanina. Dito siya, macros. So ito yung ka-humble 10. And then make sure na naka-enable siya. And then halimbawa, gusto mo naman gumawa for halimbawa 20 pesos. So ang gagawin mo rito is ililong press mo to. And then clone macro. So mako-clone lang siya. And then dito rename mo lang 20. Kasi nga for 20 pesos naman. And then ito papalitan mo ng yung 10 pesos dyan, any number. Gagawin natin 20 pesos. So gagawa na tayo ng dalawa. Kung 30, gusto mo gumawa 30, pwede kang gumawa. So same, ano lang siya, procedure. And then itong voucher, local voucher, so papalitan lang natin siya. For example, palitan natin ito. Magiging natin na 20 ito. So 20. For example lang ha, 20. And for example, Pixie 16 siya. Sorry. Pixie 16 na character siya. Yan. So bilangin natin, 1, from G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 siya, no? 16 character siya. So copy natin to and then send ulit natin sa messenger, sa asawa natin or sino mang pamagkakatiwalaan natin na hindi gagamitin yung ating ano voucher. And then, di ba for 20 to? Ito, for 20 siya. Itong voucher na to, delete mo to. So papalitan natin siya ng 420. So sana ba yung 420 pesos? So hintayin na natin mag-send dito kasi medyo mabagal yung internet. So ito, GCash 20. Then ilalagay natin siya dito sa voucher. Sa local variable natin. So 20 na siya dito. And then next step ay since 16, punta tayo sa dito sa text manipulation, configure extract text. Since 16 yung ano natin, yung characters natin doon sa GCash 20, gagawin natin itong 16. And then, okay. Then, ganun lang ulit. Save. Press back and save. Ganun lang siya kadali. Okay, so may ads ulit siya. Close lang natin ito. Ayan. So, make sure naka-enable yung ating macro. Ayan. So, ngayon naman is mag-example tayo. Ayan lang natin ito. Ayan. So, itetest na natin siya kung working siya, no? Ayan. So, open natin yung GCash natin sa customer. Mag-send siya, halimbawa, try muna natin yung 10 pesos na ginawa natin. So, pwede na tayo mag-exit dito. And then, punta lang tayo sa GCash natin. Halimbawa, ito is yung cellphone ni owner. Ito yung cellphone naman ni customer. Ayan. So, send. Mag-send si customer ng 10 pesos. Okay, siyempre, lalagyan niya yung number and then 10 pesos. And then next, then send. So, hintayin natin dito mag-reflect yung 10 pesos payment. Ayan. So, you have received. Sa kabila naman is you have sent. So, 80 pesos na siya. And dapat may magsisend kay customer ng text message. Ayun. So, medyo delay lang kasi mahina yung ano yung signal kasi naulan ngayon eh. Pero makikita nyo may nag-send kay customer ng voucher. Dapat yun instantaneous, no? Kapag maganda yung signal. Umuulan kasi ngayon, kaya siguro medyo delay. So, automatically nag-send yung cellphone na to ng text message kay customer ng voucher. Which is GCash 10 E0BJ6AX4. So, sa example natin, kanina to, 10. Yan, 10.
So the same siya, and then wala tong X. Same siya nung nilagay nating voucher code. So pagpunta natin yan dito sa local variables para sa 10 pesos voucher, makikita nyo na yung voucher na una is na-replace na siya ng star 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 or asterisk. Tatlong asterisk. Ibig sabihin yan is na-send na siya or nagamit na siya. Next time na may mag-send kay customer ng another 10 pesos, ito na yung isa-send niya. Okay? So try naman natin 20 pesos. So 20 pesos. 20 pesos dapat ito. Yan. So dapat ito yung masi-send kay customer. Or send tayo another 10 pesos para makita nyo na ang isa-send kay customer naman automatically ay yung ito. Ito na. Yung GCash 10U7EMK979. So, cancel natin yan. And then, send ulit tayo dito. Send tayo ulit ng another 10 pesos. Just to confirm na iba na yung isa-send ni customer automatically dun sa ano. Or ni macro dun sa customer. So, send tayo another 10 pesos. Ayan. So, send na siya. Okay, na-receive na. And then wait natin. Ayun. So, na-receive na naman na text message na may kasamang voucher si customer, which is GCash 10U7E. So, ito siya. GCash. So, ito kanina is pinalitan natin. GCash 10U7EMK979. So, yun yun. And then, pag tinignan naman natin dito ulit sa ating macro, ayan. So, dalawa na. Ibig sabihin, dalawa na yung na-send na voucher. Next na may mag-send ng 10 pesos, ito na yung masasend kay customer. Okay, so try naman natin yung 20 pesos. And then send, express send, 20 pesos. Yan, so yun na. Send and receive. Next nyan ay yung voucher code na dapat. Ayun. So dapat to is 20, GCash 20. And then, pagdating dito sa GCash or sa macro natin, yung voucher is ito na siya. Ayan. So, ganun lang siya kadali. So, same procedure. Kung gusto mo, 50 pesos ang gagawin mo. So, i-clone lang natin siya. And then, papalitan mo lang yung mga value na pinalitan natin, na pinakita natin sa example. No? So, ganun lang siya kadali. Sobrang bilis lang. And halos majority sa atin kayang-kaya itong gawin. So, again, pasintabi dun sa mga magagaling, no? And maraming alam. Pasensya na kayo kung mas magaling kayo. No, so sabi ko nga, kayo nga mas magaling, huwag nyo na akong intindihin. Gusto ko lang mag-share and hopefully magawa ito ng mga ano natin, kasama natin sa Piso Wi-Fi community. So yun lang, and hopefully magawa nyo to. If you have other suggestions, nga pala yung GoCloud new Wi-Fi natin, abang-abang na lang tayo, no? So subscribe naman kayo kung sa tingin nyo is natutulungan kayo ng mga tutorial natin. Majority kasi ng mga nanonood sa atin is hindi pa nakasubscribe. So pasubscribe naman, malaking tulong yan, malaking suporta. Since libre lang naman yung mga tutorial natin, lahat dito is free, walang bayad, wala akong hihingin sa inyo kahit singkong duling. No? Gusto ko lang sana isuportahan nyo ako para ma-motivate akong gumawa pa ng mga tutorial na makakatulong para sa Piso Wi-Fi community. No? So sama-sama tayong mga at, and yun lang, salamat, stay humble mga ka-humble.